Papuri po sa ating pong Panginoon, sa ating pong pag-aawitan. Good morning po sa ating pong lahat at sa ating pong mga kasama sa ating pong e-worship ngayon sa ating pong YouTube channel at sa FB account. Ang mga pasyente po ay dapat maging masunurin sa doktor para sila gumaling at hindi maging pabalik-balik ang kanilang mga sakit. Pag sinabi ng doktor, inumin mo ito 3 times a day, ganito ang sukat, ganito ang milligram, kailangan mong gawin yun. Pag sinabi niya after 3 days, bumalik ka, kahit nakakaramdam ka na ng ginhawa, dapat bumalik ka pa rin. Kapag sinabi nilang tigilan mo ang pag-inom, paninigarilyo, pagkain ng mga mamantika, mga maaalat, gawin mo yun. Kasi yun ay makakabuti at magpapagaling at magpapanginhawa sa ating pong mga pisikal na katawan. Kasi pinag-aralan nila yan. Pinagsunugan nila yan ng kilay. Kahit tutukan ka lang ng ganun-ganun, magbabayad ka ng mahal, pinag-aralan kasi nila yan. Ano po? So kaya susundin natin sila in order for us to be healed. Kaya maraming sakit, maraming nagkakasakit, nahahawa ng mga sakit, and to be worsened, namamatay sa sakit kasi matitigas ang ulo, hindi marunong sumunod. Kahit ngayon, diba, bakit maraming kumakalat ng mga virus o mga sakit at hindi masawata itong COVID-19? Kasi simpleng pagsusuot ng mask, face shield, stay at home, hindi magawa, kaya lumalala ang mga sitwasyon. Tandaan nyo palagi, obedience is part of God's healing. Ang pagsunod ay bahagi ng pagpapagaling at pagpapalaya ng Diyos sa atin mula sa mga sakit na nagkalat sa ating pong mga kapaligiran. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong huwag magkasakit, huwag mahawa ng sakit at mamatay sa sakit, lalo na sa COVID-19, matuto tayong sumunod sa mga panuntunan, mga protocols, lalo na ng bawat mga quarantine level. Kahit MGCQ na tayo, it doesn't mean magpapakalat-kalat na tayo sa lansangan. Huwag magpakakampante, baka magulat tayo sa maging resulta nito. Kaya mahalaga, laging magsuot pa rin ng face shield, face mask, limitahan pa rin ang paglabas, lalo na kung wala namang kailangan na gagawin at tatambay lang sa labas. Because obedience is part of God's healing. Tatandaan nyo palagi yan. Sumunod tayo sa ating mga health, sa LGU, sa mga protocol, sa barangay, at higit sa lahat, sa ating pong dakilang Diyos. Kung gusto nyong hindi mahawa ng sakit, hindi lumala ang sakit, at hindi mamatay sa sakit, obedience is part of God's healing. Isang kasaysayan mula sa Biblia, ang pag-uusapan natin ngayon, titignan natin ang pagpapagaling ng Diyos sa Kanya dahilan sa Kanyang pagsunod. Ikalawang ari, 5:1. Sa Syria, ay may isang pinuno ng hukbo na nangangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamagitan niya ipinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit. Naketong. So meron daw isang lalaki sa Syria, pangalan niya Naaman, general ng hari ng Syria, isang napakatapang, magaling na mandirigma, matagumpay sa lahat ng kanya pong laban na pinupuntahan, mayaman, kinatatakutan, iginagalang. Sa madaling salita, nasa kanya na ang lahat liban sa isang magandang kalusugan kasi meron siyang sakit. So Naaman's physical condition, he's terminally ill. Isang mabigat na sakit ang dumapo sa kanya. Ketong. Alam niyo mga kapatid, in those days, leprosy was the most severe, helpless, hopeless, and fearful sickness in those days. Wala pong ibang sakit na nakakatakot sa kanilang panahon kundi ang ketong. Kasi po ang ketong sa kanilang panahon, incurable. Wala po yung gamot. O, bagamat nakakatakot pa rin siya sa panahon natin, pero sa panahon natin ay nagagamot na ito.
Ano po yung ketong? Sa panahon natin ngayon, ang nakakatakot na sakit, yung laganap ngayon, yung COVID-19. Ano po, the most fearful sickness na na-experience natin sa ating pong panahon. Leprosy is almost like death. Yan yung mga itinuturing nilang living dead o sila yung original na walking dead. Yan yung mga original, yung mga may ketong. Yan ang mga kinakatakutan nila. Ano, kasi itinuturing na silang patay sa kanilang panahon. They were isolated. Itinatapon sila sa isang lugar para hindi na sila makahawa. Kasi wala na silang gamot. Wala na silang kapag-apag-asa. Nag-aantay na lang sila na mamatay sila kasi itinuturing na silang patay. Ganyan po yung mga may ketong. Diba? So they were isolated. Similarly to COVID-19. Pag may COVID-19 ka, you are isolated. Kaya di ba sabi nila, lalong lumalala ang sakit, hindi naman pwedeng bantayan. Siyempre, baka makahawa sila. Pero yun yung nakakadagdag ng stress sa taong may sakit eh. Yung wala kang dala, wala kang kasama, nag-iisa kang binabata yung sakit sa iyong physical na katawan. Diba? Ganun ang nagaganap sa kanila. Kaya hindi lang yung palakasan ng katawan, kundi palakasan din ng loob para harapin yung mga stress ng isolation pag meron kang sakit. Sabi nga nila, baka ang pumatay sa'yo hindi yung COVID, kundi yung nervyos, diba? Ang papatay sa'yo. Do you remember the 10 lepers? Bakit sila 10? Kasi nagkasama-sama na sila sa isang lugar. Diba? Sila lang yung magkakabarkada kasi sila lang yung pwedeng magsama-sama kasi hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga tao dahil pwede silang makahawa. So Naaman had everything except good health. Aanhin mo ang tagumpay, ang yaman, ang magagarang sasakyan, maraming alipin, malalaking bahay, maraming pera at ginto kung wala ka namang magandang kalusugan to enjoy it. Kung may COVID-19 ka, kung may leprosy ka, o kahit anumang malalang sakit na nagkalat sa lipunan. Kaya nga ang statement ng maraming tao, di bali ng mahirap, basta walang nagkakasakit sa amin. Because health is wealth. Ang yaman-yaman nyo kung walang nagkakasakit sa inyo. Kasi mahal magkasakit. Yung nga lang marami tayong mga kapatid na parang dala-dala nila palagi ang butika, ano, nasa bag, ang daming gamot, meron silang mga lagaya, nakala mo mga butika na sila. Diba, sa dami ng gamot na iniinom. Kaya kung wala pa kayong mga iniinom na mga gamot, eh, blessing yun. Diba, kayamanan yun. Kasi hindi kayo nagkakagastos-gastos. Diba, kaya napakahalaga na meron tayong magandang kalusugan. Sinaaman, nasa kanya ng lahat, liban sa magandang kalusugan. Verse 2 and verse 3. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapis sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin niya siya noon. Sa pakikitikma ng mga Syria sa Israel, may nabihag sila at kasama sa nabihag yung ginawang katulong sa bahay ni Naaman. At itong dalagitang ito na naging katulong ay nagbigay ng isang napakagandang suwestyon dito po sa kanyang among babae. So the household gave a suggestion. Sabi niya, alam niyo po madam, kung ang sir madadala lang po ninyo sa Samaria, meron po kami rong isang propeta na naku po, yung ketong na yung sisiw na sisiw sa kanya, kayang-kaya po yung pagalingin. Bakit alam yun ng dalagita? Kasi Israelita siya. Alam niya kung anong klaseng Diyos meron sila at kung anong klaseng propetang meron sila na pwedeng magpagaling sa kanyang amo. Kaya sabi niya, kung madadala lang po ninyo yan sa aming bayan, pwede pong gumaling si sir. So a household became a blessing doon po sa kanya pong amo. Isang katulong housemaid naging blessing sa kanyang amo. Diba? Bakit naging blessing siya? Siguro mabait na amo itong mag-asawang ito. Diba? So, kasi kapag mabait tayo sa mga kasambahay natin, sa mga nagtatrabaho sa atin, eh talagang pagmamalasakitan din tayo.
Hindi sinabi nung katulong na bahala ka dyan, sir. Mamatay ka sa sakit. Diba? Hindi kita tutulungan kasi salbahe kayo. Kaya in other words, mga kapatid, merong magandang pag-uugali ang mag-asawang ito. Kaya naman hindi nagatubiling mag-suggest ng healing ito pong kanilang katulong. Kaya kung meron kayong mga katulong, kasambahay, trabahador, under your power, huwag niyo silang mamaliitin o pagmamalupitan. Maging mabait tayo sa kanila dahil madalas, ginagamit sila ng Diyos to bless us. Diba? Hindi lang natin nakikita pero nagiging blessing silang malaki sa ating pong mga buhay. Nakita niyo si Naaman, hindi sila nagatubili, nabigyan siya ng suggestion kung paano gagaling kasi mabait siyang amo. Kaya ang mga katulong kasambahay, minamahal, itinuturing na parte ng tahanan. Kaya mas maganda nga ngayon, hindi na sila tinatawag na katulong eh. Ang tawag na sa kanila, kasambahay. Kasama sa bahay, parte na ng ating pong tahanan, ng ating pamilya. Dahil kung ang taray-taray nyo, ang sungit-sungit nyo sa mga kasambahay nyo, alam nyo, pwede kayong gantihan. Isang sausaw lang ng toothbrush nyo sa toilet bowl, ano? Habang nagtututbrush sa atin, bawing-bawe, ano? Na pwedeng gawin yan. Baka nagkaroon ng ano ha. Na, kaya napakahalaga na pinakikitunguhan silang mabuti. Sabi nga ng Ephesians 6:9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Sabi niya, mga amo, mga mayayaman, magaganda ang buhay na merong mga trabahador o mga tao under their power, sabi niya, huwag niyong pagmamalupitan niya dahil sa paningin ng Diyos, pantay lang kayo. Napakahalaga nun, napaalala sa bawat isa sa atin. Tuloy natin ang pagbabasa, verse 4 up to 7. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari, ibinalita at sinabi ng dalagitang Israel, ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng ari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa inyong sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaang kami. Hindi sinayang ni Naaman ang sandali nung magbigay ng suggestion yung kanya pong katulong. So nagpunta agad siya sa kanyang hari. Sabi niya, mahal na hari, meron po akong katulong dito na taga Israel. Meron po siyang payo na meron daw pong isang propeta sa kanilang lugar na pwedeng-pwede at kayang-kaya po akong pagalingin. Sabi naman ng hari, madali ka. Pumunta ka agad ng Israel. Dalhin mo ang sulat na ito at nang mapagaling ka sa iyong karamdaman. So pumunta siya, may dala-dala pang mga regalo para sa hari ng Israel. So the king of Syria sent Naaman to the king of Israel. Kanina yung katulong naging blessing kay Naaman, ngayon naman ng hari ang naging blessing kay Naaman para mapagaling ang kanyang karamdaman. But the king of Israel misinterpret the letter and gifts. Pagdating na pagdating ni Naaman, iniabot ang sulat, iniabot ang gifts. Pagbasa ng hari, hindi niya nagustuhan ang sulat. Kasi ang nakalagay sa sulat, pagalingin mo ang aking tauha, ang aking general. Meron siyang ketong. So pagalingin mo siya para humusay ang kanyang kalusugan. Anong ginawa agad ng hari? Pinunit ang kanyang damit. Ang sabi niya, ako ba'y Diyos na kayang bumuhay at pumatay? Diba, hindi ko kayang gawin ito. Naghahanap yata ng gulo ang Syria. So ang interpretation ng King of Israel dito po sa letter and gifts, war. So na-misunderstood, na-misinterpret ang
sulat. Eh, totoo naman yan eh. Alam niyo ang sulat, ang text, ang chat, ang comment, ang post, FB, lagi yung nami-misunderstood. Kaya always be clear to your message. Hindi klaro kasi yung mensahe, pwede namang sinabi na, mahal na hari, dyan po pala sa inyong lugar, ay merong kayang magpagaling ng aking general. Baka naman pwede niyo po siyang tulungan. Mas klaro yung sulat, hindi magagalit yung hari ng Israel. Pero dahil ang nakalagay sa sulat, pagalingin po ninyo ang aking general mula sa kanyang ketong. So, na-misunderstood yung letter. At madalas ganyan tayo. Kaya maraming gulo, maraming war, diba? Sa social media, because of misunderstanding. Nami-misunderstood ang chat, ang messages, ang comment sa ating pong mga posts. Halimbawa, pansinin nyo, ang sabi halimbawa ng text or chat ng asawa mo, ng miyembro ng family mo, ang sabi agad sa iyo, umuwi ka na, dalian mo. Kung ikaw ang naka-receive ng text na yan, anong gagawin mo? Mag-iisip ka. Kasi mo, ba't ako pinapauwi? Nanginginig ka na, nanginigas na ang kamay mo. Anong nangyari sa bahay? Habang umuwi ka, medyo ninenervous ka, anong meron sa bahay? Ba't ako pinapauwi agad? Biro mo, umuwi ka na, dalian mo. Yun pala, umuwi ka, dalian mo, namimiss na kita. Di ba? Umuwi ka na, dalian mo, kakain na tayo. Pwede namang maging klaro ang mensahe. Pero yung sabihin ka na, umuwi ka na, dalian mo, nakakatakot yun. Hindi clear ang message. Mami-misunderstood. Di ba? Sabi sa'yo, where na you? Anong sagot? Here na me. Lumipas ng isang oras, si here na me, wala pa. Bakit? Hindi klaro. Ang sabi pala niya, here na me, sa sasakyan. Diba, biyahe na ako. Yung palang ibig sabihin ng here na me niya. Hindi ibig sabihin, nariyan na siya dun sa place ng inyong tagpuan. Where na you? Anong sagot? Lapit na me. Ano? Yung lapit na me, isang oras ang lumipas, wala pa rin siya. Nakakagigil, di ba? Pero anong ibig palang sabihin niya? Lapit naming sumakay. Lapit naming makaalis sa bahay. Yung palang ibig sabihin nun. Di ba? Lapit na akong maligo. Dapat klaro. Kaya nagkakaroon ng gulo, ng away. Kasi yung mensahe natin madalas, hindi clear. So hindi klaro ang mensahe, ang sulat ng hari ng Syria, kaya na-misunderstood ng hari ng Israel. So always be clear to your message. That is the lesson. Another, verse 5, verse 8 to 10. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya rito, siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karuahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at karuahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. So dahil nabalitaan ng propeta ang ginawa ng kanilang hari, pinunit ang damit, naghahanap yata ng gulo itong Siriyang ito. Sabi ng propeta, isi ka lang, mahal hari. Papuntahin mo siya dito. Ipapakita natin sa kanila kung anong klaseng Diyos meron tayo sa ating bayan. Dali-dali namang nagpunta itong si Naaman sa bahay ni propeta Eliseo. Pagdating niya roon, pagpunta niya, sabi ni propeta, inutusan niya yung kanyang katulong, si Gehazi. Sabi niya, sabihan mo nga yung taong yan, na taga Syria, na may ketong. Sabi mo sa kanya, maglublob siya ng 7 beses sa Ilog Jordan, gagaling siya. So the prophet of God gave a prescribed cure. Sabi ni Eliseo sa kanyang alalay, sabihan mo yan na maglublob ng 7 beses sa Ilog Jordan at siya'y gagaling. Napakasimpleng prescription. Lulublob lang ng 7 beses, gagaling na siya mula sa kanyang ketong. Verse 11 and 12. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman, sinabi niya,
akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya sa harap ko. Tatawagan niya ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana, ng Farfar na may mas malinis kaysa alimang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So Naaman's disappointment. Na-disappoint ang general. Kasi matataas yan eh. Ano, merong pride yan eh. Ano, so na-disappoint yung general. At sabi niya, may expectation pa naman ako. O, kasi may expectation siya eh. Nahaharapin ako ng propeta, tatawag sa Diyos, isang dramatic eksena. Yun ang kanyang ine-expect. Diba? Tapos ay gaganong-ganon ang kanyang kamay. Pagagalingin kita. Ano, yun yung hinahanap niya na eksena. Eh, hindi na nangyari. Sa halip katulong niya ang humarap. Sabi niya, ang ganda-ganda ng entrance natin. Katulong lang ang harap sa atin. Anong klaseng propeta yan? So, umalis siyang galit na galit. Then, ang sabi pa niya, bubulong-bulong siguro siya. Bakit sa Hilog Jordan? Eh, napakalibag niyan. Kasi ang Hilog Jordan, di naman malinis siya. Malibag yan. Ano? So, bakit hindi na lang sa Farfar, sabi niya. Bakit hindi na lang sa mga malilinis na ilog sa ibang mga lugar, hindi dyan sa Israel na walang ilog na malinis? Sabi niya, so masyado siyang minaliit pa niya yung bayan ng Israel. So na-disappoint siya sa ganung mga bagay. In short, sa dami niyang reklamo, wala siyang planong sumunod. So anong ending? Hindi siya gagaling kung hindi siya susunod. Bakit? Dahil ang principle, obedience is part of God's healing. Diba? Yun yung napakahalaga. At dahil disobedience si Naaman, uuwi siyang hindi kagaling. Bakit ayaw sumunod ni Naaman? Unang-una, syempre, pride. General yan eh. Diba? May pride dyan. Alam niyo ang pride, yan yung nagdadala ng maraming sakit sa atin. Sakit ng physical. Bakit? Bakit sakit ng physical? Hindi ka magpapagamot, hindi ka magsusuot ng mask. Kasi sabi mo, wala yan. O, diba? Pride dyan eh. Yung mga akala mo ay kayang-kaya nila ang lahat ng sakit. Bakit may sakit sa emosyon hanggang ngayon? Hindi makapagpatawad, hindi makahingi ng tawad because of pride. Diba? Bakit hanggang ngayon may sama ka pa rin ng loob doon sa isang tao? Diba? Ang tagal-tagal nang lumipas, pride dyan. Diba? So, ang dami-daming sakit na dumarating sa buhay natin, ang pinagmumulan ng lahat, pride. Bakit hindi gagaling ang general na ito? Eh, ang taas-taas niya. Nakita niyo yung pride niya. Kasi napakasimple ng utos. Lulublub lang naman sa Hilog Jordan. Para akong bata, sabi niya siguro, bibilang ng 1, 2, 7. Diba? Eh, kung magkamali pa siya, ano? Nagbilang. So, meron siyang napakataas na pagtingin. Meron siyang pride, kaya hindi siya gagaling. Ignorance. Sabi niya, mas magaganda ang ilog natin. Bakit dyan sa ilog nila ay napakalibag niyan? Eh kung ako ay matetano pa, kasi open wounds yan eh, pag mga ketong. So siguro iniisip niya, kung maglulublub ako dyan, eh baka ako'y matetano pa. Bakit hindi doon sa mga malilinis na ilog? Bakit hindi ako doon paglublubin? Ignorance. Obedience is part of God's healing. Tuloy natin pagbabasa. Verse 13. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Lumapit ang kanyang mga tauhan. Naaman's servants gave an unsolicited advice. Lumapit sila, nagtangka silang magbigay ng payo sa kanilang general. Sabi nila, Sir, Ginoo, mahirap po ba ang pinagagawa ng propeta? Di po ba kung mas mahirap pa dyan ang ipagagawa niya, gagawin din ninyo sa ngalan ng paggaling? Tama ba? Halimbawa kayo may sakit tayo. Di ba lahat ng klase ng gamot,
lahat ng payo gagawin natin, kahit pinakamahirap. Bakit? Sa ngalan ng paggaling. Bibiyahin yan. Pupuntahan yan kahit sa ang paglupalot ng mundo. Para lamang sa tinatawag nating kagalingan. Sa ngalan ng paggaling, lahat gagawin natin. Kahit ano pang ipagawa sa atin, gagawin para lang gumaling. Lahat iinumin natin. Lahat gagawin natin. Kahit siguro paghuli ng ibong adar na gagawin natin. Diba? Kung yun ang solusyon sa ating pong mga karamdaman. Kaya nga, hindi niya ginawa eh. Kasi nga, napakasimple eh. Eh kung pinahirapan yun, baka ginawa niya agad eh. Napakasimple nga naman ang pinagawa. Tandaan niyo mga kapatid, tinuturuan siya ng humility. Kasi masyado siyang proud. Humbleness, yun ang lesson ng mga kapatid eh. Tandaan niyo mga kapatid ha. Maraming nangyayari sa buhay natin. Sakit. Inaalisan tayo ng blessing. Bumabagsak tayo kasi gusto tayong turuang magpakababa. Kasi masyado na tayo nagiging mapagmataas. Kaya kapag may mga nangyayari sa buhay natin, isipin natin, itinuturo ng Diyos sa atin, baka masyado na tayong nagiging mayayabang mapagmataas, kaya ibababa muna tayo ng Diyos para tayo matauhan. Kasi ang tao kapag malakas, pag mayayaman, yumayaman, diba? Pag umaangat sa buhay, nagkakaroon ng maraming tagumpay, tumataas ang posisyon at nararating sa buhay, nagiging mapagmataas. Kaya minsan pinararanas tayo ng hirap to humble ourselves. Kaya itong COVID-19 na ito, narito yan to humble us. Diba? Para tayo matutong magpakababa. Diba? Baka sobra ng ang tataas natin sa buhay na ito. So my point, yung mga lingkod ni Naaman, kaya natauhan si Naaman. Sabi niya, oo nga naman. Tuloy natin, verse 14. Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilocordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propeta Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Saan kaya itong ano na ito? Mapunta itong Ilocordan na ito. Ano? Makalubalog kahit gawin natin 8 para sigurado. Ano? At ang kuminis-kinis ang ating pong mga balat. Ano? So bumalik agad si Naaman, naglublob sa Ilocordan ayon sa sinabi ng propeta. So Naaman obeyed the prescription and he was healed. Sabi niya, 1, 2, 3, 7 pag-aho niya sa pang-7, aba, ang kinis-kinis ng balat na nauli yung mga laman na nawala. Diba? Kasi yung ketong, nauubos ang ano mo eh. Yung balat mo, yung lalo na dito sa mga kuko, nanumbalik ang lahat at may bonus. Ang kutis niya naging kutis ng bata. Ano ba ang kutis ng bata? Diba talagang napakaganda pag talagang ano yan eh. Malambot na malambot, mainam na mainam, mamula-mula. Yan yung naging kutis ni Naaman. Nangyari ang lahat kasi sumunod siya. Diba si niya? Because the principle, anong principle? Healing, diba? Obedience is part of God's healing. Verse 15, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. So Naaman shows his gratitude. Not just to Naaman, not just to Prophet Elisha, but also to the God of Israel. Diba sabi niya, walang ibang Diyos, liban sa Diyos ng Israel. Kasi walang makakagawa nito kundi ang Diyos ng Israel, sabi niya. So napaka-powerful niya. Dahil sabi niya, pagdamutan po ninyo ang aking nakayanan bilang suguli sa inyong pagpapagaling at sa inyong kagandahang loob para sa akin. Matapos gumaling ay bumalik siya, nagpuri sa Diyos at nagbigay ng regalo bilang pasasalamat. Diba, hindi siya umuwi pagkatapos gumaling. Bumalik siya para pagpasalamat. Yun ang napakagandang ugali kasi dapat eh. Pag tumatanggap ng blessing,
Ang una natin ginagawa, bumabalik tayo to say thank you, diba, to the Lord, and praise His name. Hindi siya umuwi pag kagaling niya, kundi bumalik siya para magpasalamat. Nilutok niya ang kanyang pride at nagpuri siya sa ating pong Panginoon. Listen, like Naaman, we can be sick and needy and proud. Gaya po ni Naaman, mga kapatid, lahat tayo may sakit. Pwedeng hindi COVID-19. Diba? Lahat tayo may kailangan. At madalas lahat tayo masyadong matataas. Nagiging proud. Marami sa atin ang may sakit at maraming mga pangangailangan. And help can come to a housemaid, to a king, to a prophet, and to a servants. At ang tulong na pwedeng dumating sa atin, pwede yan sa mga kasambahay natin, sa mga mabababa sa atin, pwede sa mga nasa taas sa atin, pwede sa mga lingkod ng Diyos, diba? Pwede sa hari, at anyone, diba? Dahil ang Diyos tumutulong sa siya atin in many ways. Diba? Yan ang kailangan nating naunawaan. Diba? Kung magiging masunurin lang tayo, hindi tayo mahahawa ng sakit, hindi lalala ang sakit, kundi gagaling tayo sa sakit at lalaya na tayo mula sa sakit. Take note, mga kapatid, hindi tubig ang nagpagaling sa kanya. Kahit inumin niya ang tubig, kahit iturok ang tubig sa kanya, hindi siya gagaling. Ang nagpagaling sa kanya ay ang kanyang pagsunod at paniniwala niya sa isinabi sa kanya ng propeta ng Panginoon. Because obedience is part of God's healing. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong pong mga pagtuturo, pagbibigay sa amin ng mga paalala po ninyo upang hindi lang po kami matuto, kundi mabigyan kami ng gabay upang mabuhay kami sa pagsunod sa aming pong pamahalaan, sa mga protocols, at higit sa lahat sa inyong pong mga salita upang gumaling kami, hindi lamang sa aming physical, hindi lamang sa aming emosyon, hindi lamang sa aming pong mga pinansyal na mga pangangailangan, kundi higit sa lahat sa aming pong espiritual na buhay. Kaya Panginoon, turuan niyo po kami laging magpakababa. Turuan niyo po kami lagi na maging mababa. Kahit ano man ang aming nararating sa buhay na ito, huwag kaming magmataas, kundi patuloy kaming maging mapagpakumbaba upang sa gayon ang pagpapagaling niyo maranasan po ng bawat isa po sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nakinig at makikinig pa ng inyong mga mensahe. Ang inyong pagpapala ay sumagana sa kanilang buhay at ang pagsunod mamalagi sa kanilang pong mga puso. Ito prayer namin in Jesus' mighty name. Amen.